Hello everyone, welcome back to my channel. So ngayon, ang ating pag-usapan ay masilang usapin na para lamang sa mga open-minded o sumisip 18 years old pa. So kung ang edad mo ay hindi pwedeng makinig, pwede ka na rin mag-exit sa another videos. Marami akong videos na para sa mga hindi open-minded kasi mix yung usapin natin, okay? So ito yung advantage at disadvantage ng pag-SOP or pag-bidyakula ninyo. So meron talagang advantage at mong disadvantage. Although nagkakawala siya ng stress, nagpapasaya, nakakapagpapabata. Pero meron din pala siyang disadvantage sa ating isipan at sa ating health. So ang SOP ay kalimitang ginagawa or bidyakulan ay ginagawa lamang yan ng mga magkalayong magkasintahan or mag-asawa. So or yung mga LDR relationship yan. So meron siyang efekto sa ating katawan, guys. Yung efekto na yan sa ating katawan. So minsan nakakapagpapasaya nga, sabi ko, at nakakawala ng stress at nakaka-relax din, lalong-lalo kapag ginagawa ninyo ang gano'n. Pero sa totoo niyan, may negatibong efekto din yan sa ating katawan. Maniwala ba kayo na meron siyang effect sa ating katawan? So sabihin na natin ang iyong utak ay or mind mo, napakadelikado ng SOP sa panahon ngayon, lalong-lalo na kapag BFO siya or ano yung ganyan lang. Kahit sa mag-asawa, di ba? So hindi talaga, delikado din talaga siya para gawin ninyo. Dahil sa pwede na yung ma-record. At saka kung nag-away-away minsan, yun na lalabas na yung mga record na yun. Kahit na hindi nag-away. Or darat kapag i-keep nyo kasi yan sa inyong phone, so nakikip nyo yan lagi. So yun ang dahilan na minsan, lalong-lalo na kapag may time na gusto na naman ng kapartner mo doon sa kabilang nation na mag-videocallan kayo, pero hindi mo yun maibigay. Minsan, mabablockmail ka pa, sabihin niya sa'yo na kung ayaw mong pumaya, ganito na naman ang gagawin ko, ipapakita ko ito. So, wala kang choice kung ikaw ay mablockmail, kundi papayag ka na naman na maulit na naman yon. So, yun nga, merong disadvantage at advantage yung pag-videocallan na yan. So, kaya paalala lang, huwag niyong gawin yan kapag wala kayong tiwala sa isa't isa ng iyong partner. So, kung hindi ninyo mahal ang isa't isa. Sa mag-asawa, parang normal yon, okay? Sa mag-asawa is, pwedeng-pwede yon. Pero sa mga mag-boyfriend, girlfriend, hindi pa kayo sure sa inyong sarili, sa isa't isa ninyo, hindi talaga maganda na gawin yon. So, masasabi natin delikado kapag minsan, di mo na napigilan ang iyong sarili, yon. Kapag atat na atat ka ng gawin yon, naaadi ka na na gawin yon. So, sa mga mahilig ng SOP dyan or videokulan, isipin mong mabuti ba sa sarili mo kung mabuti ba ito or masama ba ito. So, kailangan maging mag-isip ng mabuti para hindi mapahamak ang iyong sarili. Ikaw na mismo ang mag-isip kung nararapat ba o hindi. Because hindi mo pa sure yung tao at saka hindi mo pa kayo kilala, hindi pa kayo nakikita kasi because LDR nga kayo, long distance relationship. So, hindi naman masama kung gusto nyo mag-try, pero ang papayo ko lang sa inyo kung gawin nyo yan, pwede mo na lang ipakita ang inyong mukha habang ginagawa ninyong mag-bidyakulan kayo or mag-SOP. So, isa din po kasi na nakakapag-bond ng relationship niyo kapag wala yan. Pero sa mga hindi sure sa inyong karelasyon dyan, huwag nyo nang gawin. Baka mapahamak pa kayo at saka mapipilitan pa kayong gawin yan paulit-ulit, lalong-lalo na kapag nabablockmail na kayo. So, yun lang ang payo ni Misty. So, I hope may naintindihan kayo guys sa aking paliwanag. So, ang SOP, tanungin mo muna ang sarili mo na dapat ko bang gawin ito. Okay? So, kailangan magkaroon ka ng right decision. Yung desisyon na buong-buo ang desisyon mo na gawin nyo na hindi ka napipilitan na pag kung merong mga pangyayari at the end, wala kang dapat sisihin, okay? So yun, kaya dapat pag-aralan mo makakabuti ba yan sa'yo o hindi. So isipin mo na lang mabuti, okay? Yun ang payo ni Misty sa mga gustong mag-ASOP dyan o mag-jakulan dyan. Kung may tiwala kasing partners, why not? Okay? So dito na lang at please don't forget to subscribe naman dyan kung gusto nyo ma- thank you so much and have a good day.